Sa susunod na linggo, inaasahang matatapos na ang imbestigasyon ng DOJ sa Oppland Exodus na ikinamatay ng SA-44. Sa pagdinig ng kamera kanina, inaungkat ang pondo sa operasyong ginamit ng Special Action Force. Narito report ni Emil Sumangi. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng kamera sa nangyaring engkwentro sa Mamasapano noong January 25, inusisa ng mga kongresista kung magkano ang ginastos para sa Oppland Exodus. Ayon sa sinibak na hepe ng PNP Special Action Force na si Police Director Getulio La Peñas, higit 300,000 piso ang ginastos sa operasyon. Hindi raw totoong ginastosan ng Amerika ang operasyon para hulihin sina Marwan at Basit Usman. Galing daw sa SAF ang pondo. Kinumpirma naman ni La Peñas na mayroong 6 na Amerikanong sundalong nasa Tactical Command Post sa kasagsagan ng Bakbakan. Ito raw ay para bigyan sila ng real-time intelligence kaugnay ng operasyon. Tumanggi si La Peñas na idetalya ang naging papel ng Amerika at sinabing lilinawin na lamang niya ito sa isang executive session. Kaya naman ang ilang kongresista umalma at kinwestiyon kung naayon sa konstitusyon ang partisipasyon ng Amerika sa Oppland Exodus. Ano po ang nakasaad ngayon sa ating konstitusyon o na pwedeng nalabag doon sa kabuuan ng partisipasyon ng pagpapapasok sa planning sa Amerika? Pero paliwanag ni Justice Secretary Laila De Lima, hindi sa klase ng foreign participation masasabi kung ito ay labag sa konstitusyon. Kung ito man ay sa pamamagitan ng intelligence, training o sa mismong combat, nasusukat kung ito ay labag sa konstitusyon o hindi sa kontrol mismo ng gobyerno ng Pilipinas sa pinapasok nitong mga joint activity o hinihiling na tulong militar mula sa ibang bansa. The bottom line always, as I said, is the ability of the Philippine government to determine for itself the extent of U.S. involvement and the full exercise of its control in making the decisions as to the what, who, when, and how of a particular operation. So long as these considerations are met and absolute Philippine control is exercised all throughout, there can be no argument that U.S. involvement has transgressed any of the constitutional and legal boundaries on foreign participation. Muli ring binalikan sa kamera, naging kakulangan sa pagresponde ng mga naipit na SAF trooper. Kulang na kulang po yung mga informations, like hindi po namin alam kung ano ang mga exact locations ng ating friendly troops. Hindi rin po alam kung may civilian o may community doon sa area where they are operating. Pero ayon kay House Committee Chair on Peace, Reconciliation and Unity, Jim Hataman Saliman, dapat iwasang hatiin palalo ang militar at PNP sa paraan ng pagtatanong ng mga kongresista. Pero hindi sumang-ayon dito si Pangasinan Representative Baby Arenas. Sinasabi nila nung una, alas 5 lang nila nalaman na dalawa yung grupo, pero sa umaga ng hapon. Pero sa umaga pa lang, inireport na ni Colonel Rosario na dalawa yung grupo ng SAP na nasa loob. Ang purpose po ng investigation na ito, para ma-resolve natin once and for all kung ano yung mga problema na nakikita natin at hindi mag-create ng divisiveness, no? Kundi ma-unify natin yung lahat ng institusyon ng gobyerno. We're not making them fight. We know that we want peace. But if we cannot answer correctly, which I think everybody knows, it will be harder. Kung masakit po ang loob nila and the Filipino people don't get the right answer, it will be harder for us to push the BBL. Kinwestiyon din ang naging papel ng ibang special action company ng SAF habang naiipit sa labanan ang mga namatay na SAF troopers. Base kasi sa salaysay ng ilang opisyal ng AFP, nakabilang sa mga rumisponde sa SAF troopers, nadatnan pa nila ang ilang miyembro ng 45th Special Action Company na nagpapahinga habang nakikipaglaban ng mga miyembro ng 55th Special Action Company 700 metro mula sa kanilang kinilalagyan. Hindi rin daw totoong pinapuputokan ng bala ang mga reinforcement mula sa SAF, kaya hindi sila nakasaklolo sa kanilang mga kapwa SAF trooper. Pagdating namin doon sa 45th SAF, tintarte, nadat na namin yung 45th SAF nakadapa at nakaupo doon sa gilid ng ilog sa may sagingan. Tapos niyaya ko yung 45th ay yung mga SAF, sir, tawirin natin yung ilog para malapitan natin yung 55th SAC na pa-inkwentro. Tapos wala naman sila, ayaw man nila magsama hanggang sa nabutan ako ng 1:30 ng hapon. Nung nandoon ba, nadatnan mo sila,
binabaril ba sila? And that's the reason why they said they were not able to move forward. Yung sa lokasyon namin ng 45 sa ako, walang putok na pumupunta doon. Naririnig lang namin yung putok doon sa 55 sa. Sa April 16, nakatakdang matapos ang resulta ng investigasyon ng DOJ, kaugnay ng engkwentro sa Mama Sapano. Dito tutukuyin kung sino ang mga dapat mapanagot at makasuhan dahil sa engkwentro. Depende raw sa hawak ng mga ebidensya kung gaano kabilis ang pagsasampa nila ng kaso. Emil Sumangil, GMA News.